Hello. Magandang tanghali po mga kabayan at magandang hapon naman diyan sa Pilipinas or gabi saan man po kayo paring na mundo. Nandito naman po ako ang inyong lingkod na OFW dito po sa Saudi Arabia. Mga kabayan, ngayon pong araw ipapakita ko sa inyo kung paano po magluto ng Poqui Poqui. Yung po ang tawag sa amin sa Ilocano Sur. Sa Ilocano version ng ano po to, tortang talong. Sa Tagalog, tortang talong. Pero sa Ilocos, ang tawag po sa amin nito Poqui Poqui. Kumbaga, ang pinagkaiba ho nito, kung ang sa tortang talong, buo siya, di ba? Buo siya na nilalaga or iniihaw. Tapos lagyan ng itlog, tapos sangkapanan ng asin o konting bechen, yun na po, ipiprito na isang buong talong or depende sa style ng kalahati, ganon. Pero sa amin, sa Ilocos Sur, sa amin, ang style po niyan, dinurog or dinurog po siya, tapos sinangkapan na agad ng pinagsama-sama na rin. Tapos bago ilagay sa kumukulong mantika sa kawali. Ito po ipapakita ko ngayong araw mga kabayan kung paano style ng pagluluto ng Poqui Poqui. Opo, baka magtataka kayo bakit po medyo pangit ang dinggin. Ganun po ang tawag sa amin eh. Yan po ang version sa Ilocos ng tortang talong ang style po niyan. May pagkakaiba nga lang po ang paano lutuin at paano style ng paggawa. Ipapakita ko po sa inyo, eto po. Eto po ang aking talong. Binalatan ko na siya. Kasi hindi ko naman po siya, nilaga ko siya bali. Hindi ko naman siya pwede ihawin kasi bawal dito sa area ko mag-ihaw basta-basta eh. Dahil ho, baka makakita ng usok. May ano yun ng mga, alam niyo naman, Middle East po ang aking lugar. Hindi po siya, kabayan, ang pagluto ng Poqui Poqui, pwede rin po yung talong ilaga or pwede rin pong inihaw. Pero ang talong ko na to, nilaga ko na siya, tinanggalan ko na rin ho ng balat. Tapos durug-durugin ko lang o ihiwa-iwain ko na maliliit. Yan po ang style niyan. Saka ito po ang aking mga sangkap, bawang, kamatis, at may lagyan natin ng konting sili, at may sibuyas, dalawang itlog, paminta, at ito pong asin. Hindi ko na po siya bali lalagyan ng kabayan, ng bechen. Kasi malasa naman po yan eh. Kahit na asin lang po. Kaya tara kabayan, ipapakita ko po sa inyo kung paano ang pagluluto ng Poqui Poqui. Guys, halika na, ito na po. At tayo magluluto na ng tortang Ilocano. Kumbaga, ito po yung version ng tortang talong sa Ilocano, ang tinatawag na Poqui Poqui, guys. Papakita ko sa inyo kung anong pagkakaiba. Di ba, ang tortang talong, simple lang lutuin. Kung hindi ilaga, ihaw, tapos balatan, tapos itlog, isaw-saw na ang talong doon, tapos ipipirito, ganun lang mo, di ba? Pero ang Poqui Poqui, may mga sangkap po siya. May bawang, kamatis, sibuyas, or dagdag konting pampanghang. Yun, pula na may sili. Tapos ang talong niya, ang style ng talong niya, medyo dinurog or hiniwan na maliliit. Hindi, ito rin po pwedeng ihaw or ilaga. Kasi nga, dito sa area ko, wala po ako hindi po pwede, kumbaga, pag-iihaw. Ito na po guys. Papakita ko na sa inyo kung paano ang paggisa. Ginagisa po kasi yan. Yan. Ang mga sangkap, tulad ng itong mga bawang hiniwa ko lang na maliliit para madali siyang mamula. O mag-brown. Diba? Yan po ang Poqui-Poqui sa amin na sa Ilocos.
Magkatakaw kayo, bakit ganun ang pangalan eh? Ayun po, tawag talaga eh. Alam niyo po guys, sa amin, sa Ilocos, sa Ilocos Sur, most maraming mga salita doon na magtataka ka or kumbaga matatawa ka. Alam niyo po ba bakit? Kasi na hindi pamilyar na marinig sa inyo. Alam mo, so sample ko lang po sa inyo yung patola, yung gulay na patola ho ba? Alam niyo ho ba yun? Ang patola sa amin kasi, ang tawag dyan, kabatiti. Di ba ho? Kung marinig niyo, matatawa kayo sa guha. Iba ho yung papasok sa isip niyo, di ba? Yan po, ang patola sa amin, kabatiti, ganyan po. At ilagay na naman natin po ito, kabayan, ang sibuyas. Ayan. Yung iba, hindi na po nila niluluto yung sili, yung ganito. Pinapatong na lang mo sa ibabaw. Kumbaga, kaya ako gusto ko lupuin. Medyo manghangul talaga yan. Saka alam nyo guys, hindi lang po mga Bicolano ang silang kasabihan na mahilig sa manghang or sa sili. Kahit na po mga Ilocano, malos. Doon ka pang makakita sa amin sa Ilocos na kumakain ng hilaw. Hilaw na mga karne ho. Oo, kumbaga, pinadaan lang sa konting init o apoy eh. O yung iba, hindi na nga ho eh. Kinikilaw na ho. Doon ka ho, talaga magtataka ka po doon. Baka siguro, siguro kayo makapaniwala, no? Ganyan po ang sa amin. Ano diba po? Ayan ang ano. Ito po alam niyo po, budget meal to eh. Simpleng ulam, tipit, at hindi masyado malaki sa budget. Pero, masarap. Yummy po siya. Opo. Ayan. Tapos, lagay naman po natin itong sili. Ayan. Isod na rin ito natin ang kamatis. Medyo steady natin siya ng medyo matagal-tagal para bago ilagay ang talong. Dapat medyo maluto ang kamatis, medyo lumambot. Ang style ng mga yan guys eh, maliliit po ang mga hiwa. Mas maganda po kasi kung ang itong pagluluto ng Poqui-Poqui sa sarili ko lang pong idea, style nito. Pero siyempre, iba-iba ho kami pamamaraan ng kung paano pagluluto nito. At yung iba medyo nilalagyan pa nila ng ibang ingredients o mga sangkap para mas maganda tingnan at lalong sumarap. Lalo po yung maraming medyo budget. Pwede naman po yan. Ayan guys, pwede na. At ilagay na po natin itong talong. Ayan. Ayan. Okay. Yan na po ang style niyan. Kumbaga eh, ito ang mga pagkain pang budget meal. Diba po? Yan po yung mga pagkain na tipid pero masarap. Oo, naiimasda ito ya po. Ay, nakit din. Numaramanan nyo na ito eh. Ay, ako. Malipatan nyo na nakapuan nyo malubong. Hanya nga eh. Tapos,
Madamdama, ikabil dagay. Ikabil dagay itlog. Ngayon, sakbay nga. Pero bago po natin ilagay ang itlog, eh dapat sangkapan na natin siya ng lagyan natin ng medyo paminta. Yan. Alam niyo po guys, kapag may paminta ito, medyo hanghang siya kasi may sirinaw siya, di ba? Yan po. Ang pinagmamalaki namin ng Poqui Poqui. Sarap po yan. Tapos, ito naman yung itlog. Kunin natin, itabi na natin. At malapit-lapitan na. Malapit na sa katotohanan. Lagyan natin ng paminta. Lagyan natin konti ng paminta, guys. Yan. Pampalasa din yan. Pampamanghang. Yan. Yan. Ganyan po siya. Okay. Asin. Lagyan natin konti ng asin. Konti lang naman. Malasa na yan eh. Sure bowl yan. Yan. Tapos, haluin. Yan. Ang Poqui-Poqui na sa amin si Lucas. Kumbaga sa Tagalog, ang torta ay simple lang, di ba? Pero ito sa amin, medyo pinasosyal ng konti. Hindi ba ng konting version? Ito po yung sarili ko pong style to. Pero yung iba ho, may kanya-kanya naman kasi kami pamamarampan ng pagluluto ng Poqui-Poqui. Sarap po ito. Lalo na kapag mayroon pong sausawa na bagoon. Sarap po ito sa amin. Ito ang nilalamibis ko sa kapag ako nasa Maynila, nung nagtatrabaho pa ako Coca-Cola. Ito ang madalas niluto ko sa tirahan ko rin. Oh. Ang Poqui-Poqui. Yan mo, di ba? Yummy na siya. Tapos, ilagay na natin itong itlog. Dapat, ang itlog, medyo i-spread natin ang konti. Huwag mo nang haluan. Hayaan mo na natin na medyo maluto ang konti bago natin siya haluin. Ayan. Takpan muna natin ng konti ng mga ilang minuto saka haluin. Mamaya okay na yan. So guys, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Mabuhay ang lahat ng OFW. Saan man panig na mundo. Bye-bye!